Hello guys! Welcome back again to my video. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-map dito sa Astrea using itong Elementor. Pero hindi naman actually ito 100% mapping kasi hindi naman siya naka-insta build kasi yung build nito is pure int. Kasi sabi ko nga sa inyo last time, yung pinaka-tanker talaga namin is yung TP ko. Naka-pure-sta yan. Pero hindi pa kasi kaya mag-map dito. Tsaka wala pa akong jar. Pero ang gagawin ko guys is, etong Anika, mag-map siya. Siyempre, windpill build yan eh. Windpill ang madalas na ginagamit sa mga... Elementor. Pero konting throwback lang tayo guys. Nung start pala nung dito sa Astrea, nung nirelease tong Astrea, sobrang daming nag 1v1 BP nun. 1v1 build. Tapos, ang pinaka-rare pet pa nun is yung Baby Yeti. Then, syempre, halos lahat dito nagpipicture. Kapag naka-snowman set, tapos cactus hair silver, and naka-shine glass yan. Dito mostly ang pictorial ng mga ganun ng fashion. And guys, papakita ko naman sa inyo kung paano na mag-mob yung LM. Siyempre, buffs muna tayo. Si Ice, ginagamit ako agad ng Transi. Yan yung Transi. Yan, magiging A-bot siya. Kahit anong Transi, ginagamit ko dyan. Kasi, in case mamatay itong Anika, itong Elementor, ang gagawin ko, at least hindi siya ma-atake ng monster. Konting speed lang kasi yung kailangan dito para makapag totally 100% mobbing ka. Hindi na ako gumagamit ng blink pool kasi guys, hindi pa naman ano to, mataas yung DCT or DMMT. Kaya ang ginagawa ko, run lang ng run. Kasi kung mag blink ako, nagbabag yung monster. Kaya ganyan na lang ginagawa ko. Then, i-compress nyo lang naman silang ganyan. Ayan. Magko-compress yan. Then, tsaka na kayo mag-skill. Ayan. Magko-compress naman kasi yan, guys. Kaya, basta pag dikit-dikitin nyo lang, tsaka kayo gumamit ulit ng windpill. Pero, syempre, kung mataas yung speed nyo rin, mas okay yun. Once pumasok naman yung windpill guys, mabilis na kayo makakapag-mob. Makakapunta na ulit kayo sa kabila. Mob naman yung kabila. Doon tayo sa maraming Yeti para at least makita nyo totally talaga yung mobbing. Kung mapapansin nyo guys, hindi agad pumapasok itong windpill na effect. Kasi guys, mostly pumapasok yan kapag 100% DCT talaga. Kasi ang DCT pa lang nito is 22%. Ayan, makikita nyo. Ano lang to? Ignore nyo lang tong 1 na to. 22% pa lang yan. Kasi sa update nun, hindi ganyan. Wala pa nga pong parry, tsaka yung reflect damage, hindi mo pa makikita. And mamob natin to. Hindi kasi masyadong compress magmob dito. Hindi katulad sa mamot. Doon mag-hit ano ka lang. Wind ka lang ng wind. Dito kasi hindi pa compress yung monster. Lag pa rin talaga ng windpill kahit mababa yung ano, low settings ka na, mababa pa rin ito, naglalag. Tamang pa XP lang dito sa Astrea kasi sinusulit ko yung ano guys, yung pre Astrea ticket 7 days. Pang 2 days pa lang namin ngayon, kaya
Nagaan lang. Tingnan natin magmamapatay ng marami. Kung mataas yung DCT nyo, walang problema eh. Kahit gamitin nyo yung skill ng ano, yung spring or yung water well ang tawagin. Yun lang, tapos hit nyo lang ganun. Sunod na yun. Medyo mababa pa kasi yung DCT kaya ganyan. Kailangan talaga ng DCT or DMT dito sa Magician. Pero yung next naman dito na set is yung Nurian. Tapos yung Awakes nung gun, DMT. Kapalitan na lang ng background na gun para at least mataas yung DCT or DMT. Yun guys, kita nyo. Munti kasi yung monster. Tayo sa madami-dami. Basta mag-compress lang sila, wala na yan. Dapat pumasok yung wind para marami kayong mamab. Kasi pag hindi sila na-slow, tulad nyan guys, oh, bilis pa rin. Pag humampas yan, lalo na pag int build ka or ganyan talaga yung pure ano talaga pure damage ka, naku, lusaw tong ano nyo, malulusaw yung mga elementor nyo. At hindi ka tulad ng Psykeeper guys, ginagamit talaga is yung Crucio. Ang laking tulong ng Crucio sa palevel, kaya mostly ng palevel ng Psykeeper solo talaga may gapper. Katulad nitong elemento, kailangan mo talaga ng build mo insta. Ganon din naman sa Psykeeper, kaso ang advantage talaga ng Psykeeper, kayang-kaya makapag-tank bukod sa may reflect. Susulit pa ng ano, yung damage kasi yung skill ng ano, yung maximum crisis ng Psykeeper. Ganun lang yun, pero no, solid yung damage mo. Kasi kapag ang elementor nadikitan, nakita nyo guys, so 700 yung damage sa akin. Pag-GG talaga. Sobrang sakit eh. Tayo sa may pan ng baba. Yung gamit kong pats yung mid salad kasi mabilis yung cooldown yan. Mas mabilis cooldown yan kaysa sa Star Candy. Yan yung mga pats ng ano dati, mga nagpapalevel sa Popcrank. Apply first tayo talaga eh. Na tayo yung gandang ang pots natin. Magtsatsagaan natin kasi hindi katulad nung era ng life ngayon, may jar na. Noon, kailangan mo lahat ng pots na gagamit mo talaga. Ito yung mga napupunot mo. Ipunin mo talaga para makapagtipid ka lang sa PA niya. Level 71 lang kasi ito guys, kaya mahihina pa. Pero naka-ready naman kasi yung lusakan nito. Hindi pa ginagamit. Level 75 na yun. Fast na damage nyo. Pinakamabilis talaga yung ipa-level is elementor. Sa 1v1 naman is blade. Pero depende rin kasi sa items. Basta FK ka naman eh, mabilis ka talaga mag-level. Ganyan lang naman eh. Tapos mostly maganda talaga ang i-winfield nyo, yung kumpulan ng monster.
Tapos syempre, siguro doon yung napasok itong windfield talaga para ma-reduce yung ano yung speed. Kasi pag hindi na-reduce ka, mabilis ka ma-attack. Kasi masyadong monster. Pero tinry ko sa mamut eh. Kaso nagbigay kasi yung mamut. Taas pa naman ang XP. Okay. Baba ng HP. Taas mo naman. Yung mga nakukuha ko kasing NPC items, binibenta ko sa mismong NPC. So, isipin niya yun. Kasi syempre, nandito pa tayo sa yung server ng FliveUS. Tamang ano lang tayo, tamang farm na. At least magka-pay niya. Last map natin. Basta i-compress nyo lang naman sila eh. Pagka na-compress na yun, madali na yun. Tawang compress lang para at least wala na ipang problemahin. Sakit ng damage. Saan nyo yung crit? Nagkikrit. Pag nag-crit, GG. Ayun guys, sana natuwa kayo sa video ko. At syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Marami pa tayong content dito sa Flive. At sa mga susunod nating content, maaalala at maaalala niyo yung mga tropa niyo. Ayun guys, see you on my next content. And thanks for watching.